ngayon, meron po tayong sharer po sa hapon na ito. So alamin nga kaya natin, ano nga kaya ang naging journey niya po kay Crowd1. Recording in progress. For Technology Philippines at sa semiconductor company as line leader. So 11 years din po yun, guys. So siya po ay nag-resign po sa work since January 2011. At siya po ay plain housewife for almost a decade while working part-time as realty sales agent. So grabe yon. At small-time businesswoman prior to Crowd1. At siya po, guys, no, yung kanyang background po, no, she is an advocate of 10 to 20, 70 principle. At yung kanyang previous job before, siya po ay nag-work sa Amcor at Technology at bilang contractual. At siya din po, guys, ay nag-work po sa department store as a telephone and audio operator. At grabe naman talaga, naging cashier din po pala ito sa SM Appliance Center sa Mega Mall. So, siya din po ay naging office secretary. Yun nga, naging working student po siya sa construction firm. So, after that po, after daw po ng 4 days, she tried to working as call center agent. So, she attended financial literacy seminar. Then, she applied everything she learned until she came to know that Crowd1 through an online friend. So guys, akin pong ipinagmamalaki at ipinapakilala po, grabe, ang isang ating grand upline po, no, dahil ang karamihan po hindi po masyado siyang kilala. So guys, pinagmamalaki ko po ang ating sharer po ngayon. Siya po ay manager to star po dito kay Crowd1. Let's all welcome po Ma'am Daisy David Escovelia. Ma'am Daisy, please unmute po. Ayun. So, unmute po, madam. Okay. Ayan. Sabit lang po ba, ma'am? Yes, ma'am. I miss you po, madam. Ayan. Please unmute po ulit. Wait po, ha? Ayun. So, unmute po ulit, ma'am. Okay na po, ma'am. Ma'am, naririnig na po ba ako? Yes po, loud and clear. Yes po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po si Daisy David. Yes po, ang upline po ni Sir Eddie. Madalang niyo po ako makita or makasama kasi po busy po ako ngayon. Meron po akong pinapagawa kasi. So isa po 'yun sa mga bunga ng pagtatrabaho po dito natin sa Crowd1. So, yun po. I-share ko lang din po sa inyo bago ako nag-start dito kasi alam ko po na marami pong makaka-relate sa akin dito. So, yan. Marami pong makaka-relate sa akin dito kasi sa ngayon po ay yun, wala, housewife pa rin naman po ako. Pero yan, sa biyaya po ng Panginoon, sobrang blessing po ang Crowd1 sa akin. Although, tatanungin po ninyo, para yata naiwan si Ma'am Daisy sa rank. So, totoo po yan. Pero, alam niyo po, masaya naman po ako kung ano po ang meron ako. And, yung pong income na binibigay po sa akin ni Crowd1, sobrang overwhelming pa rin naman. So, yan. Alam niyo po, nag-start po ako last year, 2020, March po yun. So, yun po yung kakaumpisa pa lang ng lockdown. So, parang kung iisipin nyo, nung time na yun, hopeless yung mga tao kasi hindi natin alam kung gaano pa katagal tatakbo yung lockdown. So, naisip ko po nung time na yon na bago po kasi yon na nasali-sali kami sa mga kung ano-anong company. Actually, mga ano po yun, mga cryptocurrency, forex, nag-go-op din po kami. Siyempre, kasi po, simula po kasi nung nag-resign ako sa work, kahit po nasa bahay ako at trying my best pa rin naman na makatulong po dun sa asawa ko na hindi naman masasabi na sobrang bahay na bahay lang, ganyan, no? So, yung mga nanay ko makaka-relate sa akin dyan. Pagka-resign ko po ng work, nag-try pa rin po ako na after a year, nag-try po ulit akong mag-employment. Kasi alam niyo po yun na ang hirap po kasi na parang kahit anong negosyong pinasok, pag wala akong malaking kapital, parang napakababa ng chance na maging successful ka doon. So, ang ginawa ko po, nag-apply po ulit ako ng time na yon. Yun nga po, nag-call center agent po ako.
So sa credit and collection po ako na na-assign, ang aming mga clients po is from US. So medyo mahirap po siya. Tapos ayun nga po pag call center Pangadika, so na-realize po na hindi talaga kaya ng isang nanay. Sabi ko mahirap. Tapos nung time po na yun, na nangarap din ako na sabi ko, sana ano, makapag-abroad na lang ako. So wala naman po akong ibang iniisip nung sabi ko kung Asian countries, parang iniisip ko medyo mababa rin yung sweldo. Tapos sabi ko siguro mga Europe. Kasi naisip ko naman na siguro kahit na mag-alaga ako ng matanda or mag-alaga ako ng bata or kung ano man, eh malaki naman yung income. Pero nung nandun na po ako sa time na yon, nakita ko po sa Facebook yung isang bata na sobrang nagwawala kasi paalis yung tatay niya. So parang sobrang, ayaw ko po, sobrang dalang-dala ako. Ito nakwento ko po yan sa mga unang mga interview ko sa akin na dalang-dala po ako. Yung parang iyak ako ng iyak dun sa batang yon. Parang naluloko na siya sa paghabol dun sa tatay niya na aalis puntang ibang bansa. Sabi ko, kung nangangarap ako mag-ibang bansa, baka ganun din yung eksena, parang hindi ko pala kaya. So nung time po na yon, sabi ko, nag-pray po talaga ako. Ito po totoo talaga, na sabi ko, Lord, sana dumating yung time na wala ng OFW na aalis at iiwanan yung mga family nila para lang kumita ng pera. Kasi sa totoo lang, sobrang hirap naman po talagang kumita ng pera sa Pilipinas. Ako nga po, na-experience ko na kung ano-anong mga pinasok ko, mga small-time business, employment, talagang ang hirap. Wala talagang yung para mabibigay yung sinasabi na totoong time and financial freedom. So, nung time po na yon, sabi ko, sana dumating yung time na yung mga OFW, yung mga Pilipino, makauwi na lahat sa Pilipinas at magkaroon lang tayo ng opportunity sa Pilipinas na lang. So, yun, dumaan po yung maraming panahon after nun. Nasali po ako sa mga iba-ibang company, na-scam po kami kasi sama ko Sir Eddie dyan. Dyan ko po namin si Sir Eddie dun sa iba. So, nung time po na yon, sabi ko, susubok na lang ako ng susubok hanggang makita ko kung ano, kung saan ako pwede. So, di ba po, kung halimbawa po na nadala o natakot or na wala na ako ng pag-asa dahil po sa lahat ng mga pinagdaanan ko at sinubukan ko, employment, business, cryptocurrency, forex, co-op, walang nangyari. Alam niyo po yung nakakaiyak na, pero sabi ko, ngayong pandemic, ano nang gagawin namin? Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Eh, nagsawa na po ako dun sa mga unang nasalihan namin. Sabi ko, siguro magpapahinga na muna ako. Baka nagmamadali lang ako. Kasi alam niyo po yung talagang, ang hirap po kasi, di ba, yung alam mo na laging may kulang sa bahay. Pag mag-budget ka, ang hirap mag-budget ng kulang. Sabi ko, ano kaya yon? Ano kaya yung pwede sa akin na hindi na ako aalis ng bansa, aalagaan ko yung mga anak ko, na may oras ako sa kanila, pero may kita ako. Pero hindi naman yung sobrang pagod na pagod. Kasi alam niyo po, hindi po kasi talaga enough na ano eh, na masipag ka. Tayong mga Pinay kasi natural na masisipag tayo, di ba? Yung parang, yung sinasabi na kulang na lang na gawin ng umaga yung gabi. Ibig sabihin, until maggabi na, magmadaling araw na nagtatrabaho pa rin tayo para kumita ng pera. Sabi ko, ano kaya yung makakapagbigay ng chance na yon? So, walang nasagot. Until one day, nakamit po ako ng isang friend. Actually, itong friend ko na po ito, online friend ko lang siya. Namit ko po siya doon sa mga cryptocurrency na sinalihan namin na medyo hindi po siya marunong ng time na yon sa crypto, siguro. So, ako lang po yung nag-assist sa kanya. Siguro nabaitan siya sa akin. Kaya, nung na-meet niya yung isang seaman, nakilala niya yung crowd one. So, alam niyo po yung pagmabait ka kasi sa isang tao, yung opportunity minsan gagamitin ni Lord sa kanila papadaanin. So, yan, ang pangalan niya po is si Miss May yan. Although si Miss May po hindi active. So, si Miss May po, in-invite niya ako na, Ma'am, try mo to. Wala siyang in-explain po ah. Ma'am, try mo to. Sabi ko, ito na naman ba? Another bang mai-scam ako? Pero alam niyo po yun nga, dahil lockdown na po nung time na yon. Sabi ko, sige, tingnan ko na nga lang kung ano to. And then nakita ko po, crowd one. Sabi ko, ano yung crowd one? Tapos nakita ko po doon na European company siya. So diba yun nga po yung pangarap ko na mag-a-abroad sana ako, Europe. Sabi ko, okay, pwede siguro siya. And then napanood ko po din sa video na yon na
actually, hindi ko talaga siya naiintindihan. Like, kung sinasabi noon na sa dami ng makitaan niya, parang hindi ko siya masyadong naiintindihan. Ang naiintindihan ko is, ako po unang nakatingin dahil nga nadala ako dun sa mga sinalihan namin. Sabi ko, kumbaga yung reputasyon ng company, anong klaseng company siya? So, European company. Sabi nga po nila, napakahirap daw na makapagbuha ka ng parang certificate para makapag-operate ang isang business sa Europe. So, kung European company siya, at meron siyang mga ganung certificate, yung mga RAC certificate na ganyan, sabi ko, it's something na, ano, maganda. Tapos, nakita ko pa doon na yung founder niya, kaklase ni Mark Zuckerberg, sabi ko, mga kilalang tao. So, hindi siya, although wala pa akong naiintindihan doon sa business, naano ko lang na yung mga tao mapapagkatiwalaan. So, diba, unang-una po, kung talagang mga na-scam-scam pa na, ang unang-unang titingnan, next time na sasali ka, is yung reputation ng company. At saka yung mga personnel behind that company. So, yun pa lang, sabi ko, maganda siya. Pero nung time po na yun, hindi ko pa naiintindihan yung networking side. Kasi medyo, ito with all due respect naman po sa mga nasa networking, mga traditional networking po, no? Medyo iba ang dating sa akin pag networking. Parang, oops, ayoko, wag na. Kasi hindi ako magaling dyan. Wala akong network. Kumbaga, maliit ang sphere of influence, kumbaga, sa isang housewife na kagaya ko. Pero, nakita ko naman doon na, okay, doon na lang ako sa side na kaya ko, kung saan yung kaya kong abutin. Total, parang opportunity siya. Sabi ko, okay, igagrab ko na lang muna. And then, after noon, di nandun na yung 6,000, no, naiano ko na. Sabi ko, kailangan na may mangyari naman dito kasi ayoko na mapahiya na ang dami ko nang sinalihan, baka mamaya isa na naman to. Sabi ko, hindi, gagawin ko na lang siya. One step at a time, magpapatuloy ako unti-unti. And then yun nga po, dumating yung time na naishare ko yan kay Sir Eddie. Ayun po, sobrang saya kasi alam niyo po yung hindi naman kasi ako nangangarap na kung hindi ka kasi ano networker, so wala po tayong network, no? May mga, ang pwede mo lang masharean is mga kamag-anak na karaniwan ay lalaitin ka or hindi talaga sila maniniwala sa'yo. Pero ako po talagang sobrang passionate po ako nung nakita ko yan. Sabi ko, nung time na yon, dalawang company pa lang ang pinagmamalaki namin. Afil Go and Mixter. Napa-launch pa lang. Hindi pa po talaga siya, siguro hindi mo po talaga siya na nag-ooperate ng malakihan. Although alam ko po na malaki ang kita sa social gaming. Kasi yun nga po sabi nila, ang daily niyan is $1 million. So sabi ko, siguro pwede ko naman siyang itry. So nung nandun na po ako, unti-unti, hindi po biglaan talaga yung akin. Sobrang mabagal. Huwag po kayong mag-alala kung sobrang bagal nyo. Ang importante po, yung you involve yourself muna, pumasok ka muna. And then pag nandun ka na, saka mo na siya aralin, ayaan mo na kung matagal man siya. At yun po, sinasamahan ko talaga siya ng prayer para sabi ko nung time na yon, Lord, wala naman akong may invite. Paano napaka-imposible sa akin ang business na to? Ako po nung time na yon, kasi sabi nga, di ba, kung meron isang mabuting bagay na nakita mo, you keep on sharing those things kasi kung makakatulong sa kanila, ba't mo sasariginin? Nung time po na yon, nakikita ko na malayo yung mararating nito. Malayo yung mararating. Kasi parang ano siya, para pong Facebook, di ba, nung in-explain nga po ni Sir Eddie, imagine niyo po, naisip ko, yung Facebook nga nung time na yon, parang panchismisan lang. Sabi nila parang nung kinonceptualize po yan ni Mark Zuckerberg dun sa mga class niya, walang naniwala. Sabi ko parang siguro parang ganun din yung crowd one. And then yun po, nag-invite po ako pa isa-isa. Sabi ko, kung hindi man, kung sino lang yung maniwala sa akin, doon lang ako. Kasi hindi naman po ako nangarap noong time na yun na magiging millionaire din siguro ako. Sabi ko ganun. Wala, hindi po ako nangarap ng ganun. Ang inaano ko lang i-share ng share. And alam niyo po, nakakatuwa kasi gagamit si Lord ng mga tao na makakasama mo para maging successful ka. Kung sa isang kagaya ko na napakaliit ng influence, mga kamag-anak or friends ko lang, napakakunti lang naman nila kasi medyo lang talaga yung mga kaibigan ko. Sabi ko, kung sino lang
kung sino lang i-maniwala sa mga friends ko. And then, alam niyo po, yun yung prayer, no? Imagine niyo po ang naniwala sa akin, isang LDO niya. Alam niyo nung naniwala siya sa akin, parang, kasi nung time po na yun, ako lang ang nag-aaral. Kumbaga, wala po ang apply dahil hindi po nagpatuloy yung apply po. So, parang pasabit-sabit ako kung kanin-kanin yung mga patanong-tanong at saka sa YouTube lang po talaga ako nag-aaral. Kaya nung naniwala sa akin si Sir Eddie, para akong nagkaroon ng, alam ko yung parang nagkaroon ako ng isang kaliging makakapitan kasi hindi naman nga ako ganun kagaling. Imagine niyo po yun ha, compare naman kay Sir Eddie kasi naging downline po ako ni Sir Eddie dun sa mga ibang company na sinalihan niya. Sabi ko, Lord, napakagaling mo, naniwala sa akin si Sir Eddie. And then through Sir Eddie, alam niyo po, Dib, syempre, napakalawak po ng network ni Sir Eddie. So huwag po kayong mawala ng pag-asa na walang maniniwala sa akin. Meron at meron. At yung mga kakilala ng kakilala nyo, kilala ng kakilala ng kakilala, yun po yung magpapalago din sa atin. Kasi ang nakakatuwa na po kay Crowd One, hindi mo siya sariling trabaho. Hindi mo kinakailangan na invite mo lang yun para ma-promote ka. So yung mga invite na invite mo, nakakatulong din sila sa'yo. At huwag ka po magalit doon sa mga taong ayaw. Kasi alam nyo po, eto na ako, kasi nag-message sa akin si Sir Rene, kung nandiyan si Sir Rene Medrano, nag-message sa akin one time, sabi niya, Ma'am, hindi ko na po napansin yung message mo na in-invite mo pala ako. Tapos alam niyo po, na-realize ko na, in-invite ko pala siya, hindi ko na naalala sa sobrang dami. Tapos, alam niyo po yun, hindi niya ako pinansin nung time na yon. Pero ang nangyari, napunta pa rin siya doon sa akin. O, di ibig sabihin po na, hindi man naniwala yung mga tao sa inyo ngayon, basta you keep on sharing good things, babalik po sa inyo yan. Lahat po ng magagandang bagay na ginagawa niyo sa kapwa niyo, babalik po sa atin yan. So, yun po, wag lang po kayong magsawa, wag lang po kayong mawala ng pag-asa, wag niyo nang sabihin na hindi ako magaling kagaya nila, o si Ma'am Daisy siguro magaling. Sa totoo lang, hindi naman po ako kagaya nila, Sir Edby, talaga. Like ko po ginaamin yan. Pero alam niyo po, miracle po ni Lord, no? Yung level nung, pag nanonood ako sa YouTube, yung level nung income na na-achieve ko, ka-level nung Director One, yes, opo. Manager One, pwede ba mangyari yon? It's all by God's grace, sabi ko gano'n. Sabi ko nakakatuwa, kaya huwag ka pong panghinaan ng loob na ayoko niyan, may networking yan. So yun nga kung sinasabi ko, no, yung pag-network po natin is pag-build lang ng ating future pension. Kasi imagine po, pag nakabuild ka na ng network mo, katulong yung mga tao, minimotivate mo sila, mapopromote yung rank mo, and then pag dumating yung time na nag-stop ka na, yung pension mo nandun na. So yun po yung sinasabi ko na iba ang networking concept ni Crowd One. Sa ibang networking kasi, invite ka lang ng invite, benta ka ng benta para ka kumita. So darating po kasi yung time na wala ka na kasing nai-invite, di ba? Kasi syempre, ang alam ko po ang target ng company is 1 billion. So 32 million na tayo. Parang iniisip ko ng time na yon na mauubos at mauubos. Pero alam ko na marami pa rin ang mga Pinoy na hindi pa kasali. So pagtulong-tulungan po natin na yung mga Pilipino, tayo po makapasok po tayong lahat. Ako po ngayon parang naging mas pursigido po ako ulit kasi na-realize ko na yung mga mahihirap na bansa nga, di ba, tinanggap nila to agad. Halimbawa, yung Africa, di ba, mahirap na bansa lang din po sila. Bakit ginrab nila? Kasi mahirap na sila eh. Ano pa ba ang pwedeng gawin natin para makaangat naman tayo? Tagay po tayo sa Pilipinas. Simula po nung nag-iisip ako, simula nung nag-aral ako, laging sinasabi, di ba, sa social studies, yung ang Pilipinas is belong to the third world country. Ibig sabihin, mahirap na bansa po tayo. So, inaisip ko na, yung prayer ko po noon na, Lord, sana makabalik yung mga OFW na. Sabi ko, paano nang babalik ang mga OFW kung mahirap tayo? Sabi ko, siguro ito, no, isa sa mga sagot na makauwi yung maraming Pilipino, makapag-negosyo sila sa Pilipinas. Imagine niyo po kung gagawin niyo si Crowd One, ang puhunan, napakaliit. 6,600. Kung magne-negosyo ka po ng traditional business, saan po makakarating ang 6,600? Diba po? Parang sabi ko nga, ito talagang once in a lifetime opportunity. Kaya, nung nakita ko po siya na ganun, sa totoo lang po, yung mga kamag-anak ko na hindi pa naniwala sa akin noon,
Ngayon po, nandito sila. Unti-unti, may mga downline po ako na after a year, nagising. Kasi alam niyo po, nung unang sumali, parang wala namang nangyayari. Sabi ko, wala mangyayari kung di ka gumagalaw. Parang you keep on sharing good things. Kasi good things are meant to be shared. Kaya, kung wala ka pa ngayon, halimbawa, hesitant ka pa, dumating din po ako sa time na ganyan. So, sobrang hesitant ako kasi sa dami nga po nang na-try ko. Ano pa ang pwede? Pero ito, napakaliit na, kung tutuusin po, napakaliit na halaga ng 6,000 compared doon sa pwedeng marating niya. So, kung nahihirapan ka na, hindi ako marunong mag-invite, hindi ako marunong magsalita, lahat ganun, di ba? Lahat tayo, ang dami nating katwiran para hindi natin gawin. Pero imagine niyo po, pag ikaw naman mag-a-apply ka ng trabaho, eh, same naman din po nahirap, di ba? Pipila ka, mamumuhunan ka sa mga documents na kailangan na hinihingi ng company, maiinitan ka, maghihintay ka, ang dami din pong hirap. Pero, di ba, sa employment, hindi po tayo nagreklamo. Eh dito, hindi siya kasing hirap noon. Kung tutuusin, ang number one lang po talaga is para sa akin po yung meron kang puso na gawin mo yung isang bagay. At saka, pag pinag-pray mo po yan, naniniwala ako na ibibigay po ng Panginoon yan. Kasi wala pong mabubuting bagay na ipagkakait ng Panginoon sa atin kapag hiningi po natin. Kaya, pagpatuloy po tayo, humingi po tayo ng guidance. Ako po hanggang ngayon, lagi ko pong pag nagpe-pray ako, Lord, i-guide mo po ako sa mga tamang tao na dapat kong sharean para siya magbago din yung buhay. Na-experience po ng mga kapwa ko Pilipino, yung mga na-experience po namin ng mga naniwala at nagtrabaho kay Crowd One. Kasi alam niyo po, yung mabubuting bagay, yung magagandang bagay, hindi po yan binibigay ng Panginoon na basta isusubo lang. O eto anak, ang pera. Hindi naman ganon. Kumbaga, di ba, kahit nga po nung sa Genesis, kung maalala po natin sa Bible, nung kinreate ni Lord ang tao, hindi naman niya, oo, binigay niya yung magandang garden, pero binigyan niya muna ang tao ng trabaho. O sinabi niya na pangalanan mo ang mga hayop, i-cultivate mo, pamahalaan mo yung lugar, ganyan. Ngayon, tayo din po, kung yung blessing na hiningi natin is Crowd One, nandito po tayo, naniniwala po ako na hindi po accidente na nandito tayo, gawin mo siya kung ano yung kaya mo. At kung hindi mo pa kaya, marami pong mga webinar, marami pong mga leaders na tumutulong. Di ba po, napaka-bless po natin na may mga leaders po tumutulong. Nung time ko po talaga, wala pong, naalala ko po na sinasabi ko nung time po namin, laging walang webinar. Laging sinasabi, walang webinar nung time namin. Bakit nga ba walang webinar? Kasi po nung time na yon, yung Zoom na ginagamit natin ngayon, hindi pa siya masyadong pinapatulan ng mga tao noon. So, nung nag-lockdown, doon pa lang po yung Zoom. So, yun po, marami pong paraan para tayo po ay magpatuloy. Marami pong paraan para tayo ay magpalago. Huwag po tayong laging nakadepende po doon sa anong isusubo sa atin. Yung pong initiative din natin, pag po, di ba, wala po tayong pinagkaiba sa ibang business na pag mag-start ka ng business, meron kang effort, meron kang initiative, meron kang puhunan. So, pag wala pong puhunan, baka po wala din kita yun. Di ba? So, yun po, hindi po aksidente na nandito tayo at naririnig po natin ang mga message na to na nakakalulang mga kita. Totoo naman po yung mga yan. Hindi naman po yan hyping-hyping lang kasi kami po na-experience po namin lahat yan. Sobrang dami po nang nakaka-experience. So, i-take po natin ang opportunity na makasama po sa mga ganitong kitaan. Total, ito po ang in, di ba? Ang technology. Huwag na po tayong magpahuli. Hindi po katwira na hindi natin alam. Ang mga bagay po na hindi natin alam, inaalam po. Kasi minsan may mga bagay na hindi mo alam, nandun pala po yung malaking income. So alam niyo po, sobrang painful ko po sa Lord na na-experience ko po to. Kasi noon po, ini-imagine ko po lahat ng hirap na ginawa ko. Lahat ng employment. Imagine niyo po, nag-start ako. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako, sabi ko nga sa mga anak ko, kalahati ng buhay ko, nagtatrabaho ako. 15 years akong naging empleyado, pero talagang kahit anong sipag ko, kahit anong pagpupursige ko, wala po siyang naibigay sa akin na ipon. Ngayon pa lang po ako nakapagpundar. 15 years na employment, talagang wala po talaga.
sabi ko, compare sa isang taon po sa crowd one, sobrang dami po, sobrang layo ng narating. So kung ito po kaya ko, na isang housewife at simpleng babae lang, di how much more po na hindi nyo rin kayang gawin yan. Kung kaya po nila, kaya din po natin. Depende na po yan sa attitude. Yan. Yung attitude po natin. Kailangan po meron kang right attitude. And then, higit po sa lahat, lagi kong sinasabi na bago ka mag-start ng kahit anong bagay, hilingin mo siya sa Panginoon. Yung po kasi talagang importante doon. Hindi natin pwedeng tanggalin doon sa equation ng success po ang Panginoon. So, yun po, hingi po tayo ng guidance na magawa po natin ng magawa po natin ng tama yung negosyo. Kasi nandito na po sa harapan natin. Huwag na po natin palampasin, di ba? Sabi nila, opportunity knocks only once. Pero yung crowd one, ang tagal nang kumakato. Kung hindi niyo pa po pinansin, nasa atin na po yun. Di ba? Depende na po. Depende na po yan. Kung ano ka po ngayon, yun po ang desisyon mo nung mga nakaraan. Diba? Kung naging successful man po yung mga sila Sir Eddie, sila Sir Danilo, yung mga leaders, kasama po kami. It's because we decided, diba? We decide talaga na baguhin yung buhay namin. At i-take yung risk, i-take yung opportunity. Kasi nga po, minsan lang po din ang opportunity. Huwag po nating hayaan na sobrang dami na ng tao bago tayo makapasok. Sana po ngayon pa lang. Kasi ako po ngayon talaga yung mga kamag-anak ko. Naniniwala ka man o hindi, sige na, pumasok ka na. Kasi sa totoo lang po ngayon, hindi naman sa pag-iabang na kaya ko naman silang suportahan. Kasi ang importante, mauna po natin yung mga kamag-anak natin, di ba? Bago mo i-share din sa iba, share mo muna sa mga kamag-anak mo. So, yun po, hopefully, na-inspire po kayo ulit kahit madalang po ako. Yun lang po, ma'am. Thank you. Wow, thank you so much po, upline. Grabe, sobrang nakaka-inspired naman po talaga, no? Kung totoo si, no, si Ma'am Daisy po ay hindi lang po yan simpleng housewife, kundi talaga isa po yan. Sa totoo lang, no, huwag mo lang langin ang housewife, aba, hindi mo kakayanin ang trabaho ng isang plain housewife, di ba po, madam? Okay po, ako na lang po. So tayo po ay manalangin at ipikit po natin yung ating mga mata. At atin pong isipin na ang presensya ng ating Panginoon at kung ano man po yung ating hinihiling po ngayon sa oras na to ay pagkaloob po sa atin, lalong-lalo na po dito sa ating business. Okay po, manalangin po tayo. Panginoong Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, Lord God, thank you so much po, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Salamat, Ama, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga knowledge and wisdom, O God, na amin pong napakinggan ngayon, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng business presentation ni Crowd One, O Lord God. Salamat, Ama, na hindi mo kami pinabayaan. Salamat din po, Lord God, sa patuloy na paggabay po sa bawat isa sa amin. At salamat din po, Panginoon, ng bawat isa ngayon na nandito po sa loob ng webinar meeting ay nagkaroon po, Panginoon, ng pag-asa na dito po kay Crowd One, isa po itong vehicle na kung saan, Panginoon, inihahanda mo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Upang, Panginoon, makaranas din po kami dito sa mundong to na nga isang mapagpala at magandang buhay. Kaya't Lord, dalangin po po, Panginoon, sa aming pagtatapos. Silyuhan mo nawa, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang aming mga napakinggan, Panginoon, at naway manatili po ito, Panginoon, na fresh ito palagi sa aming puso't isip at kung ano man po yung mga motivation, O Lord Jesus, tulungan mo po kami, Panginoon, na amin din po ito, Panginoon, na i-apply or maisabuhay, Panginoon, ang mga motivation, Panginoon, na amin napapakinggan. At salamat, Ama, sa kabutihan niyo po. At salamat din po sa ibinigay niyo po na knowledge and wisdom, Panginoon, sa aming upline, Panginoon, sa katawan ni Sir Eddie Onya, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pong i-bless sa kanilang family, lalong ano na po, na po ay, kumbaga siya po ay tatay, Panginoon, dumaloy, Panginoon, ang wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa iyo at kalakasan din po, Panginoon, kalakasang espiritual, kalakasang physical, upang, Panginoon, kanya po, Panginoon, magampanan ang pagiging leader na kung saan ikaw po, Panginoon, ang nag-prepare at nagbigay nito sa kanya, Lord God. At dalangin ko din po, Ama, na sa lahat na aming mga directors, Sir Danny po, at ganoon din po kay Ma'am Laika, kay Pastora, at sa lahat po ng mga directress and directors po, Lord, dalangin ko din po na patuloy niyo po silang i-bless upang, Panginoon,
magampanan din po nila, O Lord God, ang pagiging leader sa lahat po ng kanilang mga downline. At ganoon din po, Ama, sa mga manager, coordinator, team leader, starter, naway, O Lord God. At ganoon din po sa aming mga guests, naway, Panginoon, kung ano man po ang kahilingan ng kanilang puso, katagpuin mo nawa ito, Panginoon. Ipagkalob mo nawa, O Lord God, financial man po ito, Panginoon, kagalingan man po ito, Panginoon, o ano man po ang kahilingan ng kanilang puso, katagpuin mo nawa ito, Lord God. At naway ipagkalubo po sa kanila di paramdam, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay kasama nila at sila ay hindi po nag-iisa. Salamat po, Lord Jesus, at humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kamalian, mga pagkukulang sa iyo. Sinasadya man po ito o hindi, sa isip, salita at sa gawa. Thank you so much, O Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen. Ayun, so ito na po, no, at nasilihan na po natin. Ito na po yung pagkakataon sa lahat po ng may mga gustong itanong po dyan. Ito na po yung oras.